in my hair. I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hey mga Meshies! Welcome back to my channel! I'm here again, Milin Rivera. If you haven't subscribed, please do subscribe and click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. So for today's video, we have a special guest. Ta-da! Again and again! Nandito na naman siya. And today, as you can see on the title, paglalaroan ko siya. So yan, one time ko pa lang na experience na gumawa sa iba ng hair. And usually kasi 'di ba pag nakikita niyo mga vlog, si Mother Dear ang gumagawa ng aking hair. So ngayon kasi wala na akong magawa sa buhok ko. Alam niyo yung kakapakulay ko lang and gusto kong mag-share sa inyo ng DIY hair color. And ayan, nahiram ko siya. Tanan. Nawalan pa kailan. Oo. So ngayon mag-iinvento tayo. Hindi ko alam kung anong kalalabasan kasi basta nagsabi lang kami na ito yung gusto naming color para sa kanyang hair. Pero yun nga, FYI lang mga memes, kapag nagdi-DIY kayo, don't expect na kung ano yung makikita nyo sa mga pictures, eh ganun din yung kalalabasan ng hair nyo. Kasi laging iba ang kinalalabasan ng hair. So, ipapakita namin sa inyo step by step yung mga gagawin naming procedure para sa kanyang at hair transformation and watch lang, okay? First thing we need to do is, syempre, lagyan natin ng towel. Yes. Parang DIY, ah. And then, yes, madam. Ang kapa. Ano kaya? Ang kapa. Pero ito, para hindi matuluan. Ay, mali. Parang bib ng baby. Anak, Jollibee. Gusto mong Jollibee. So, there you go. Madam, usog ka po. Kasi kailangan ko yung, ano mo, okay, game. Boom! Okay lang yan, guys. Sa totoong buhay, napaka-sexy niya. Tunay, no edit, no filter. Amen. So, here, magsa-start tayo sa pinaka, dito sa, yon. Kasi ito yung pinaka-mabagal na kumulay. So, that's it. Gloves. Don't forget the gloves kasi masusunog ang inyong hair. Ang inyong kamay, mamumuti. Star, pag ma-hapde, bala ka. Oh, sabi mo hindi ma-hapde yan. Ma-hapde ka yan. Ma-hapde naman. Okay. So, ang ikli ng hair. So, my view ka nga para nakikita nila ang kalokohan ko. After nun, kalbo na ako. Sure. And kapag magbe-bleach kayo, guys, huwag niyong tipirin kasi mas okay kung generously niyo siyang pinalagyan. Make sure na kapag magbe-bleach kayo, lagi niyo siyang susuklayin para pantay ang inyong buhay. Grabe, sobrang kapal ng buhok mo. Parang buhok. Isang mo yan, ah. Kaya kailangan maikli, eh. Ang tanong doon, bakit ganyan baka kapal mo? Ganun. Ay, hindi. Ako ganyan, eh. Wala. Kau na. Kau na bless. Hashtag bless. No. Eto, super black nung hair niya. So, I'm not sure kung kailangan dalawang beses siya i-bleach. Pero kasi, nag-Olaplex tayo. So, sana mabilis tong mag-lighten. Mama, paano mo ito natitiis? Ang sakit sa kilikili. So, ayan guys. Tapos ko na siyang lagyan. Yes? Ang manikin ko. Wah! Pah! So, tapos ko na siya. So, leave it for 30 to 45 minutes. Depende kung ganong kaputi yung gusto nyo. 45 minutes? So, ayun. Bala ka dyan. So, yun yung gagawin natin. And, I'll be back. Galit na galit.
So, yun pala, kailangan nyo siyang suklayin ng suklayin para pumantay yung pagka-blonde. Alright, see ya! A few moments later. So, ayan na ang kanyang hair. Kamag-anak na siya ni Dragon Ball. Miyembro na po siya ni Dragon Ball. There you go. So, go, go, go. Hi, Star. Ting, ting, magita. So, magbabasal na kami, guys. Shortly. I'll be back. So, guys. Dragon Ball. Ginawa. Dapat pala, after ng bleach, tanggalin lang tanggalin lang yung bleach dun sa ano. Tapos, hindi mo siya shampoohin. So, na-shampoo ko siya and very, very shampoo. Tapos, ilalagay yung number 2 na Olaplex. So, ayun. Katangahan nga. Very brainy ang ginawa ko ngayon. Ginawa mo akong Dragon Ball. So, ayan. Natanggal sana, umi-effect pa rin yung Olaplex. So, wait lang. Hindi ko siya na-shampoo. Ay, na-shampoo ko siya. Dapat hindi siya sa-shampoohin. Kasi kailangan magsanib yung step 1 and step 2. Feeling ko naman may ano pa, may bleach. So, after lagyan ng step 2 is iwan natin siya for 10 to 15 minutes depende sa damage ng hair. So, ito dahil so mga 1 hour, charot. So, leave it for 15 minutes. Mag-a-apply na tayo ng hair dye and I'm using itong medium ash blonde. I'm not sure talaga kung ano yung kalalabasan nito, so bear with me. Hindi din ako star. So, ayun, let's start. Pikit mata, simple lang naman ng buhay. So, ayun guys. After nyan, ito na yung pinakamasakit. Tatalikod siya ulit kasi susuklayin ko na isa-isa. Kasi kailangan maging balance yung color. So, kailangan natin siyang suklayin from bottom to top. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. I need a doctor. Oh. Oh my God, my friend needs a doctor. Maybe you can help. Please call 911. Guys, FYI, my sister is single. So single. Ready to mingle. She's so kind, generous. And matiisin. Look at her face. Sobrang tiis. Sobra. And ayun. Pero you need to close me. Close me. Close me. You need to friendship me. And so ayan guys. You need to leave it for 30 to 45 minutes. Depende kung nakikita nyo nakadikit na talaga yung color. But mas okay kung 1 hour, pero yun, let's see, 45 minutes. The next day. So, hi mga mems, this is day 2. Not actually day 2 kasi may nalaktawan kaming ibang araw. But, ayan, this is the result of her dye. Ayan na yung ating
kineme. Medyo nag-lighten na siya kasi nakadalawang ano na siya, nakadalawang, tama ba? Wash. Nakadalawang wash na. So, ayan. And very Jessie. Yes, Ate Jessie. Aha, uh-huh. Pak-pak. So ayan, ang super nice nung color kasi pantay na pantay yung pagkaka-bleach natin ng pagkaka-color. And next naman is, syempre, kailangan natin ng maintenance. Lagi ko kasi nasabi sa inyo na once na magko-color and bleach kayo, kailangan nyong alagaan yung hair nyo. So, bumili din kami ng pang-Brazilian blowout. So, magdi-DIY tayo. We bought it from Unicorn. So, ito yan. So, tatlo to and step by step mo siyang gagawin. So, first is yung Ionic Cleanser. So, huhugasan natin ang kanyang hair. Sashampoohin natin siya. Then, after that, i-apply natin yung Brazilian Blowout. So, let's get started! Let's get started! Let's get started! So, ayan. Napaliguan ko na ang bata. Ta-da! So, ayan. So, sabi, patuyuin siya ng... Patuyuin siya using blower, pero 80% lang yung hot. Tama ba? 80%. Basta hindi mainit. Kailangan cold blower siya. So, ayan. Patuyuin muna natin. Paano ba yung cold? Kailangan. Stars ako nga dito. So, zoom! Ay, daway ko. Puro ulo lang. So, ayan. Patuyin ko muna. I'll be back. So, guys, pag in-apply nyo siya, don't apply to the scalp. Roots only. Kasi pagod na din yung scalp niya. Medyo challenging kasi yung kanyang hair is super cute. So, ang hirap niyang i-section. So, ayan. Na-applyan ko na siya. Tanan! Tapos, ang sabi, leave it for... Wait, hindi ko talaga siya kabisado. Ayan. Soak the hair for about 30 minutes. After 30 minutes, no need to rinse. So, hindi nyo siya babanlawan. So, ipag-stay lang natin siya ng 30 minutes. Then, after that, you'll see. A few moments later. So, guys, after 30 minutes, pinag-mask ko siya kasi kailangan, medyo mahapdi siya and mabantot siya pag blow dry and pag plinant siya. So, kailangan yon ng mask. So, ako, wala pa akong mask kasi hindi pa siya dumadating. But, yun, start na tayo. Patuyin na natin siya. And, nga pala, huwag nyo siyang babanlawan, guys. Nung pag-apply nyo ng gamot, hayaan nyo lang siya dyan. Dyan lang siya sa hair niya. So, game. And pag pinatuyo nyo siya, guys, kailangan hindi din mainit yung blower. So, 80% lang din. So, ayan, napatuyo na natin siya, guys. So, next step is magpa-plancha tayo. Pa-planchahin natin siya ng kailangan paulit-ulit and super nipis lang yung kukunin nyo para masipsip talaga ng hair yung gamot. Yes, gamot. Yes, yes. Yeah. So, ayun. Let's start. Wait, painitin muna natin. Harap ka doon. Hindi siya mabaho. Masakit siya. Maasim. Mm. At saka masakit siya sa mata kapag nainitan. So, later. Wala pa yan. Ito yung mahirap, guys, eh. Kasi hindi mo mapaplancha yung ilalim. So, sayang. Pero, later. Sige, gagawin ko ng paraan to. Kahit masunog yung anit niya. Sunog na. So, we're
Look at her hair, shining and shimmering, splendid. Ay, makintab nga siya, star. Makintab siya sa TV. Sa TV. So, look at that. After Brazilian, so nice. Yes? Buhay na siya. So, binuha. Another hair na naman po ang ating binuhay sa itong pagkakataong ito. So, there you go. Medyo nahirapan ako dun sa likod talaga. So, medyo iba yung color niya dun sa likod. I mean, yung gray, hindi siya tanggal kasi hindi siya nainitan. So, ganun daw kasi kapag naiinitan ng konti. Basta, ganun daw kasi yun. Kada may initan yung hair natin is mag-iiba, maglalighten. So, mahirap talagang i-achieve or i-maintain ng mga ash gray tones na color. So, there you go. Ayun, sana madami kayong natutunan sa video ng ito. And I tried so hard para ipakita sa inyo step by step para, ayan, para super detailed ang video na to. And that's it. Thank you, Cha, for trusting me. Did you trust me? Nag-trust ka ba? Okay naman siya. So, ayan, babae siya ngayon. Nag-sorry. Hindi pa naman ako nakakalbo. Yes. Nag-sorry sa'yo si Ate Jessie Minjola nyo. So, ayan. Sana nagustuhan nyo din yung ginawa naming short clip dun sa MTV ek-ek niya. So, anyways, ayan lang, guys. Thank you for watching. Follow me on Instagram at Maiden May. And Chachi Alpha. And kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. Again and again, I'm Maiden Rivera and Cha Alpha. I'll see you on my next one. Bye! It's ending.